bago pa nag Slick Barbers, meron ako nung grupo na sinasamahan, wordplay, spoken word artist, hip-hop, parang fusion siya ng ganun. Yun, dun nagbibuild yung mundo ko nun, dun umiikot. Yan, mga events, graffiti art, skateboarding, fixie. One day na napadpad ako sa pagiging barbero. Yung nag-start off yung Slick Barbers, ang kasama ko nun, si Makasores tsaka si Esa Binal. Tatlo lang kami noon, nag-build kami. Hindi pa ako marunong magupit noon. Sila yung unang nagugupit noon sa Slick Barbers. Tapos ako yung pinakaunang apprentice noon. And at the same time, nag-organize ng mga events namin. Kasi dati pop-up barbershop lang kami, parang sessions lang. 2014, parang yun yung, kung naalala nyo yung pineapple cut, yun yung era nung parang sobrang messed up na nung ano eh. Nung Barbering, hindi siya ganun ka-profitable. I mean, hindi ka kikita sa paggagawa ng music before. Nung mga 2014, early 2014. Nung na-stumble upon ko yung video ng Slick Bar, ng Barbering, na parang art form siya. Okay to, parang kaya ko, parang masaya gawin to. And at the same time, kalakip kasi nun yung community ng Barbering eh, di ba? Parang barbershop, di ba? Parang man cave siya, tambayan ng mga tao. Nung panahon kasi na yun, wala eh. Ira nung parlor nun eh. Di ba? So parang yung Barbering nun, wala. Parang pag wala kang hairstyle, sa barbershop ka pumunta. Parang ganun. Tapos ang mga mahal nun, mga salon, 70, 100. Pero pag sa barbershop, parang mabigat na yung 50 pesos nun. I-pursue nga rin natin tong Barbering na nakikita natin siya bilang art form. Tapos yung art mismo nung pag-fade. So yun, dun pumasok yung parang lahat ng drive. Parang nagkasakto-sakto lahat. Kami yung nauna sa Philippines na i-relieve uli yung barbershop na culture, yung tambayan, gano'n, na okay magpagupit sa barbershop. Pero kami yung una nag-revive uli na parang, yo, parang barbershop, parang ito yun, Slick Barbers. Yun yung parang naging impact namin dito locally. Pero kung sa ibang bansa, siguro yun rin, kasi inspired pa rin kami dun eh. So parang, lalo na nag-focus kasi kami sa traditional na barbering, pamada na old school, yun yung mga naging focus namin, sinundan namin na footsteps. Yun, talagang yung pag-build mismo nung grupo rin. Oo, struggle yung mga pop-up sessions, yung parang pupunta pa, wala kasi kami yung pwesto nung una eh. Hindi kami nagsimula na parang pack barbershop, hindi. Garage barbershop lang siya, pop-up, talagang gamit lang namin nun, monoblock chairs. Tapos yung salamin pa namin nun, parang salamin sa CR na pag may session lang, tatanggalin mo lang sa CR. Sa ganun kami nagsimula. Masaya siya, pero at the same time, struggle. Pero yun eh, parang yun yung story behind nun. Sa iba-ibang lugar, yun yung medyo challenging at the same time masaya. Dala namin yung lahat ng instrumento tsaka drum set kapag pupunta kami sa isang gig. So yun, ganun naman. Tapos syempre, pag mga umuulan-ulan, o kaya mainit talaga, wala eh. Dahil sa dami na nung mga tao na nagpapagupit. Kasi before, parang by schedules lang yung gupitan namin. Twice a week, thrice a week. Tapos nung medyo dumadami na yung volume. Kasi nga, walang iba pang gumagawa nun. So, inaabot kami ng madaling araw sa paggupit. Pero yun nga, struggle na masaya. Hindi masyado nararamdaman yung struggle, yung pagod. Kasi masaya siya. Pero talagang inaabot kami nun ng mga 2 a.m., 3 a.m. Tapos simula namin mismo mga 12 ng tanghali hanggang madaling araw, ganun. Pero yun rin, as in yung mga tao naghihintay all throughout. Eh dati wala namang reservations nun, first come, first serve lang. So kung lima kayong nauna na alas dos, kung panlima ka, hintay ka ng panlimang turn mo, parang ganun dati. Pero yun, kasama naman namin sila sa struggles din, kaya safe din. Meron din. Actually, tatlo kami nag-start, di ba? So nag-grow naman kami kasi nga dumadami yung tao. So marami ring natangkilik na parang, oy, okay yan, gusto ko rin mag-upet. Parang sige, game. So nagte-train rin kami apprenticeship nun. Yung dalawa ko kasama, diba, tatlo kami nag-start. Yung gusto nila magtayo ng sarili rin. Yun yung pinakaunang ano namin. Heartbreak nung una. Snap. Pero at the same time, parang wala eh. Kailangan mo buhayin yung pamilya mo, nakasama mo pa rin. So yun yung pinakauna na emotional struggle namin bilang grupo. Eventually, sabi ko, pagtanda naman natin, hindi na ba tayo magbabate? Hindi, parang feeling ko naman, pagtanda natin, magbabati rin tayo. Kaya magbati na tayo ngayon para mas marami pang opportunity na pwedeng gawin. So yun, meron silang sarili ngayon, okay din. So parang magkakasama pa rin kami kapag may mga something na kailangan mag-collaborate.
Pero at the same time, yun, may kanya-kanya na rin kami pamilya. Malaking bagay talaga dun yung mga patrons, yung mga sumuport sa amin since day one. Tumulong rin kasi yung airmats ko dun eh. You know, moms, diba? Talagang ganun. Kasi ano rin ako nun eh, parang college dropout rin ako eh. Tapos nag-focus ako sa music. Nakita niya na yung ginagawa ko ngayon ng paggugupit, patutunguhan ha. Naging willing rin siya na mag-invest. So yun yung unang naging step namin para maging proper na barbershop siya kahit pa paano nung una. Noon kasi masaya. Pero kasi in the long run ngayon, business to, man. Parang gano'n. So, di kami prepared doon. Alam mo yun, parang nagupit ako may pera eh. Parang gano'n yung dating noon una eh. Okay naman eh. Tapos ito rin gusto kong ginagawa. Pero noon una, yun yung gusto namin to. Parang passion namin to. Sobrang purist pa nga yung dating namin noon. Kasi may mga gusto mag-invest, may mga gano'n. Pero parang hindi. Ayaw namin maging, employee. Gusto namin sa amin to, parang gano'n. At the same time, kalakip nun, dahil nagpapatakbo ka ng shop, syempre yung business side niya nun. So, forward ng tama. Kumbaga, along the way, ang daming mali talaga, daming perang nasayang, ang daming relationship na nasayang, basta madami talaga. Yun, awa ng Diyos. Ito pa rin kami, 5 years, man. Nire-respeto kami dito sa eksena na to. Unang-una sa at, syempre, marami na rin mga nag-pop-up na mga barbershop na community-based. Tapos talaga na-inspired rin sa amin. Ang dami na rin mga dating ginugupitan namin na ngayon mga barbero na silang lahat, man. Like, more than 10 na dating client namin, barbero na rin sila lahat ngayon. Tapos may kanya-kanya na rin silang shop. So, portahan lang. Basta as long as, hindi mo rin naman mapipilit, eh. Parang yung iba talaga, talagang focus business side, yung iba ang focus para sa community. So kaming slick, talagang ang focus namin, community. Nakikikollaborate kami sa mga shops na community-based rin yung galaw. Tulad ng, lalo na dito sa MKT, mga yung Samphood Barbershop, tsaka local barbershop, yan. Sila ngayon yung parang nagti-team up kami ngayon, tatlong shop, para masolidify yung parang street barbering. Yun kasi yung branding na ginagawa namin eh. Parang may mga social na barbershop, may mga business na barbershop, ganyan. Pero kami parang gusto namin gawin street barbering talaga. Na ayun, active kami sa mga iba't ibang klase ng art form sa streets. Yun yung pampasaya ng ginagawa namin eh. So, yun, parang do it nyo lang. Parang gawin nyo ng mainam. Siguro doin yung gusto nyo. Hindi kami nag-hire, hindi kami nag-ganon eh. Talagang apprenticeship. At the same time, parang bago ka maging apprentice talaga, dapat maging tropa ka muna namin. Hindi madali yung paraan, pero pagka talagang parte ka na ng grupo, ganoon talaga. Solidify yung pamilya niya. Making money naman siya na business eh. Funds niya yung needs natin bilang groups. Sa amin kasi nung tinignan namin yung barbering na parang skateboarding eh. Di mo alam mo yun, kung gusto mo talagang aralin, manood ka, tapos gawin mo nang gawin, hanggang sa ma-practice mo, hanggang sa lumabas yung mga best tricks mo bilang barbero. Struggle na rin namin bilang group kasi magagawin natin, paano yung ganyan, dami namin dinanas na sobra. We learned the hard way, sobra legit, promise. Walang shortcut. Pero kasi yun yung masaya rin eh. Parang kung gusto mo na tumakbo yung ginagawa mo for a long run talaga na, alam mo, for the long haul. Walang shortcut. Kumbaga, di ba? Isa-isahin mo. Kumbaga, pulutin mo lahat ng dapat mong pulutin. Gabi ako nga pala si Indio, isa sa mga founder ng Slick Barbers Co.